and human po sa ating lahat. Galing po sa Training on Fresh Water Aquaculture. Ganyan po natin dito ngayon sa bagong silang. Sayang po at hindi po natin nakita yung background dun sa presentation. Bagong silangan po. Kung makikita po nyo sa background, sa presentation, nandyan po yung item pan na mayroong mga hapanet. Dyan po kinukulture yung, dyan po naka-stock ng ating mga fry for para palakihin. Next slide please. Bali po sa overview, ang ating background, what is freshwater aquaculture? So, refers to raising and breeding aquatic animals, fish, shrimp, crabs, shellfish, etc., and plants for economic purposes by the use of pond, reservoir, lakes, and other inland waters, including brackish. Ang pag sinabi kong brackish ay something, yung kung may dumaalat ang tubig. This plays an important role in aquaculture industry. So, nasa urban city po tayo, ay wala po tayong, limited po yung ating resources such as reservoir, lakes, rivers. Kaya po, mayroon po mga innovation and technologies na financing sa city para pumasok po tayo sa aquaculture. Tapos, refers to raising, ito sinabing raising, pagpapalaki, pagpapadami, pang-breeding ng aquatic animals. Gaya nga po yung sabihin, shrimp, crab, shellfish, etc. So, hindi naman po applicable sa ating mga shellfish at gawa ng limited resources. Okay, role of freshwater aquaculture in food security. Sabi po dito, results in increased availability and access to fish, lowering fish price relative to those of other food items for animal resources. So nga po, yung role ng freshwater is to increase. Kadamihin po, sa ayon po availability. Dito po sa Sinai. Yung support po sa food security o yung po ang nagsalita. Siguridad po natin sa pagkain. Next slide please. Ito po yung mga ano, yung picture para po yung saan. First water ako, ito po yung mga resources na kinakailangan pag yung mga yung system po natin. And then po yung sa kamalaw na yung pong earthen band na nandun yung mga hapa. Ito po yung aquaponics yung pangalawa. Tapos medyo ito po, applicable po sa atin dito sa barangay bangong silangan dito po. Mga concrete tanks. Pwede po dyan ng ornamental, tapos po ay breeding and culture. Then dito po may mga pilos, dito po yung kalit. Ito po yung kauna-unahan natin, aquaculture park sa Luzon. Dito po yung sa Taguig natin. Ito ba yung mga HDP, yung high density polyethylene na cages. Next slide, ma'am. So, what is urban aquaculture? It is type of animal-based agriculture that can be practiced in a small space. It is suitable for cities, people who want to raise food animals but have limited space to do it. So, kaya nga po pumasok dito yung urban aquaculture since ang Quezon City po ay limited sa resources na pagdating sa yamang tubig. Kaya po pumasok ang urban aqua is gawa nga po nung wala po tayong resources na malaki for mass production. So, ang suitable for city po ay yung mga small spaces lang. Kaya nga po yung hanggang ngayon ay nag-improve pa rin po ng technology ang government para po nga dito sa urban aquaculture. So, yung legal basis ba dito sa urban aquaculture, plant. Si Senator Bato de la Rosa po ang dito po sa promoting integrated urban farming to address food security,
concerned and likely to hold guilty and appropriating facts therefore. Siya po yung author po niyan, kaya po meron tayo. Then, pumasok po ang DA para po sa plan program. So, since ang PFAR po ay anak ng DA, pinamot din po ng DA ang urban aquaculture. So, may agriculture, meron din po tayong urban aquaculture. So, next slide please. Importance of urban aquaculture program. Providing healthy food in a way that reduces the energy cost of food production. In a major environment, benefit of urban farm, growing food where it's consumed can cut down transportation-related greenhouse gas emissions. Other benefit of urban aquaculture is biodiversity. Urban farming is highly sustainable if managed well. Ang buong sabi, pag-araw po ang napanunto na natin yung ating mga or na-sustain at na-manage po natin ng maganda yung ating ano, yung ating mga project, possible po na ano, maging sustainable at maging papakinabangan nyo na lang po. Hindi ko po at yun po, nilelet po nito yung ano, yung ating transportation. Since available na po dito sa atin, hindi na po tayo kailangan, hindi na po natin kailangan mga ibang region. Kung dito po nasustain po natin ang urban aquaculture, dito po sa urban city. So, urban agriculture, aquaculture is helping poor people. Growing crops or raising livestock in underdeveloped lots of land improvements. Food, resources, and offer many urban poor a viable income. Next one. So, objectives of the training. Pagkatapos po ng training, participants will be able to una po, demonstrate understanding on the importance of freshwater aquaculture relation to food security. So, yung pong makorelate natin yung freshwater aquaculture dun po sa food security. Ano po nga po ba yung kahalagahan ng freshwater aquaculture sa food security? So, matatalakay po natin yung ginamit sa mga topics na i-discuss po ng ating mga magagaling na resources dito. Second po, develop deeper understanding and acquire knowledge on freshwater aquaculture, particularly on fish culture in pond, urban aquaponics, and fish culture in pond. Andyan din po sa topic mamaya. Tapos po yung pong pangatlo, know the role of different government agencies like BIPAR, LGU, QC, or yung barangay LGU, Sinangan, or kung may payatas po, and the benefits in the project implementation. Next slide. Ito po yung mga topic na dala-dala po ng ating mga research speaker. Una po, yung fish culture in pond. Pangalawa, urban aquaponics. Pangatlo po, yung fish culture in pond. Tapos ay yung pong pag-tapos natin, yung sa marina. Next slide. So, after po ng mga ano ng mga presentation, meron po tayong open forum question and answer. Sulat mo ako dito. Then, ma'am, ito pong training activity nito is composed of local city government, ang barangay Payatas, Quezon City, at lalong-lalo ang barangay Bagong Silangan, sorry po, Silangan na kalan, Quezon City. 35 po. Pero, kanina po, dinilang ko 35, ngayon po, baka po mga 14. Thank you very much for sa Fish Village. Okay, Fish Village. Nababangon na ako.
Una-una. Oh, yung servensa na. Okay, so nakita niyo po ah, naiintindihan po yung overview po ng ating ano ginagalawan na ano na programa at saka yung ginagawan yung pag-aalaga po ng isla. Okay. So ngayon po, tawagan na rin po natin, syempre, tuloy-tuloy na rin po tayo, okay? So tawagan na rin po natin ang susunod na speaker natin, syempre si Sir Errol Tuburcio po. Palapa po natin, Sir Errol. Okay, si Sir Marvin po pala, sorry po. So for Fish Culture in Fund, okay, may we call on Mr. Marvin Costa po. Palapa po natin, Sir Marvin. So magandang umaga po rin natin lahat. So bali ang topic ko natin is yung fund culture naman ng tilapia at saka yung tatsi. So, konting introduction lang para medyo konting kaalaman tayo dito sa tilapia. Ano? So, yung tilapia, isang popular at saka malakihang pambarap na kinukulto sa buong mundo po yan, multi sa buong mundo. So, bali yung tilapia kasi, ano yan, introduce lang po sa Pilipinas yan, nabakakala niyo yung English. So, nag-originate siya sa Pating Africa. So sa Pilya, sa Far East, sa introduced siya noong 1940s. Sa North America noong early 1950s. So isa siya sa pinakamalaking aquaculture production sa Asia. Sa Pilipinas, sa introduced siya noong year 1960. Ng director ng department na si Director Peter Lee. So, next slide po. So, konting scientific ng konti po, no? So, ito yung kanyang taxonomic classification. So, baba na lang natin yung family niya, Cichlidae, genus, Oreochronis, species, Bulopicus. Ha? Baka, ano yan eh, tawag ito, magkatir sa ano, sa exam. O ano, hindi po. So, meron pa pong ibang mga introduction po ang tilapia. Marami kasing klase ng tilapia na pumasok sa Pilipinas. So, correct size, ma'am. So, yung una nga, yung Mozambicus or yung Robis Mozambicus noong year 1952. Sinunda ng Milodicus, 1972. Tilapia Silay, 1973. Aureus, na 1977. Galiteus, noong 1977 din. Tapos, yung Silorus, noong 1978. So, marami pong uri na tilapia, no? Pero yung karadibang minukulture natin ngayon is yung pinatawag natin tilapia o yung Oreochronis bulopicus. So next slide. So siguro lahat naman po tayo nakakita naman ng tilapia. No? So ano ba yung ng tilapia? No? Kunting natinili kong press niya. Body, deep body. Medyo nakausli yung kanyang bibig. Conical yung fin. Long dorsal fin. Yung fin, yung ano niya, maraming tinik ko yung kanyang ano, yung mga fin. Ano. So next slide po. So yan po yung tura ng tilapia. Siguro naman lahat po tayo nakakita na ng tilapia. So next slide po. So habitat. So saan ba karaniwan nakatira ang mga tilapia? So sila po ay dinatawag natin tropical species. O yung may isang medyo mainit na lugar. Suitable sa talaga sa lugar natin. Na medyo namumuhay din sila sa medyo mabagong na lugar. Pwede rin silang mabuhay sa mga shallow streams, ponds, rivers, lakes, saka sa brackets, meron na rin po tayong mga tilapia na mga pang-brackets. Ano? So next slide. So feeding habits nila. So paano ba sila kumakain? So sila ay tinatawag natin omnivorous. So ito din, kumakain sila ng plant, ng animal life, na pagkain. Kumakain po sila sa ibabaw, surface feeder sila. At saka daytime, ito sabihin active sila pagka araw. Yung pinakamaliit na price, syempre kinakain niya yung maliit na phytoplankton na tinatawag natin, o mga zooplankton, yung maliit na organismo na natatagpuan natin sa tubig. Pag lumaki na sila, syempre, pag lumaki, parang na sila kumain ng malaking pagkain din. Katulad ng mga supplemental feed, pwede na natin ibigay sa kanila. So, next po. Sa pag-aalaga naman po ng tilapia, meron tayong tinatawag na tilapia growth management team. So, nabanggit yata ni sir, kung gaano karami yung dapat alagaan sa isang area, no, sa isang fishpond. So, dito tayo mag-debates o magbabatay. So, meron tayong tatlo klase ng growth management team sa tilapia. Meron tayong tinatawag na extensive culture, semi-intensive, tsaka intensive. So, kakaiba lang sila sa stocking density o yung dami ng isda na pwede natin ilagay sa isang fishpond. At saka yung sa klase ng pagpapakain natin. So, makikita natin dyan, kung extensive culture, dalawang peraso lang po. Pag semi-intensive naman, tatlo hanggang apat.
Tapos pag intensive cool cure, 5 pataas. So yung feeding lang po tayo nagkakaiba. Kasi sa extensive cool cure, hindi na po tayo magbibigay ng tips. Magbabase tayo doon sa mga natural food nila, yung mga plankton. Ang gagawin lang natin is mag-fertilize tayo ng tubig. So magpapataba tayo ng tubig para pagkaroon ng natural food sa ating fish farm. Sa semi-intensive naman, meron tayong supplemental feed. Tapos may fertilization pa rin tayo. Sa intensive culture, minsan din na natin kailangan maglagay ng fertilizer, pero papakain natin is commercial feeds at siyempre dapat yung water quality o yung tubig natin is palaging palinis. So yan po, yan po kayo magbabase. No? So kung extensive culture, 2 teraso per square meter, pag semi-intensive, 3-4. Pag intensive culture is 5 pataas. So next slide po. So pag pan culture o pan base kayo, siyempre, ito po yung mga requirements na kailangan nyo. So unang-una, siyempre, yung water source o yung tubig. So importante po yan. So dapat meron kayong tubig na dapat malinis, maaaring galing sa irrigation, sa deep shallow well, sa groundwater, spring, rivers, o kaya sa stream. Dapat po malinis to. So kailangan natin ng water quality natin is dapat malinis. At saka yung water quantity, dapat yung tubig natin, meron tayong makukuna ng tubig sa buong, sa duration ng ating culture. So yung soil types naman, o yung lupa, siyempre dapat ang kailangan natin lupa is yung nakakahot siyempre ng tubig. Hindi pwede yung pag nagpatubig ka ngayon, pinapukasan, mababa na yung tubig mo. So ano ba mga klase ng lupa ang pwede natin gamitin? So yung tinatawag natin clay loam, o parang luwag, kaya yung sandy loam. Tapos yung topografiya ng ating patatayong fish pond is slightly sloping flat niya. Parang medyo bawang ganito ang content, no? So dapat, siyempre, hindi rin siya binabaha, flood free. Accessible, siyempre yung visit order situation, dapat i-consider niyo rin yun. Tapos yung availability ng labor. So yan po ang mga kailangan natin para sa ating pond. Pond culture o pond-based culture. So next slide. So pag magpa-pond-based kayo, itong isang pinaka-importante na tatandaan nyo, yung pond prep na tinatawag natin, pond preparation. Kasi doon natin bubuhayin yung ating mga isda sa pond sa fish pond. So kung may naman na natin yung fish pond nyo, siyempre na gagawin natin is collection ng previous stocks. O collectahin mo natin yung mga dating mga isda o ano mga organismo ng drone. So nga-drain natin, patanggalan natin ng tubig, sa draining ng pan. Next slide po ma'am. So elimination ng predators, saka competitors, yung mga natirang isda doon, o kaya yung mga ibang organismo ron. Tapos bibilad natin sa araw, so isang sun-dry natin. Kung kakayanin sana yung medyo nagkakrak ng konti, para sumingaw yung nilatawag natin ang mood niya. So after that, pagkatapos po yan, next slide po. So maglalagay po tayo ng fertilizer. So organic fertilizer po. Pero mas maganda sana kung meron kayo pagkukulan ng vermicast. Mas maganda sana siya gamitin naman. So 1 kilogram per 10 square meter. So bakit tayo naglalagay ng fertilizer? So sabi nga natin kanina, kinakain kasi nila naturally yung mga tilapia, yung mga plankton. So naglalagay tayo ng fertilizer para ma-induce o para baka magpatubo tayo ng mga natural food na yun, yung mga plankton. So pagkatapos niyan, maglalagay tayo ng line, 1 kilogram per 20 square meter. So yung line is yung apog po, apog. So ba't naman tayo naglalagay ng apog? So yung apog naman is nagsiserve as parang disinfectant natin doon sa ating fish pond as well as magiging yung proper effect niya. Hindi magiging acidic o maasim yung ating katuligan. O, sir? Boss, kailan niya kasi dito kompleto? Opo. Pira yung may lupa. Opo. Pira isa lang. Pati ba yung kompleto, pwede naman? Pwede naman po kung gusto niyo maglagay. Kaso, ang gagawin niyo parang tea, parang tsaa. So, ilalagay niyo po sa lambat yung vermicast o kaya yung... Opo. Tapos, hindi talagang ibababad niyo lang doon sa inyong tangke. So, pwede po yun. Okay. Ilalagay niyo sa sako po kaya sa net.
Yung pong fertilizer po, yung pataba, ibababag din muli sa tubig naman. So po, burning gas na kaya yung chicken manure, cow manure, pwede po yun. So yun po, baka pagpatubo naman kayo ng natural food doon. Pero karaniwan po kasi sir, pagka sa pagka tank base kasi, hindi na po tayo kailangan magpatubo ng natural food. Ano na po tayo eh. Kapag kasamili na po tayo ng dividends po. Karamihan po parang background, karamihan po dito, dati sa papaboy, ito by this friend, at ito po, ang dati sa birth market, concrete. Opo, concrete fund. Dati meron po tayo baka may nag-dividend yung sir sa pitch fund. Pero alam po meron naman yung susunod na lecture about tax-based naman po yung succeeding for sure na lecture po. So yung line po, balik tayo sa line. So para hindi po maging acidic o maging maasin yung ating sa ating tubigan. So pagkatapos po natin maglagay, maraming pabalik po ito. So naglagay na tayo ng fertilizer at saka ng lime. So maglalagay na po tayo ng tubig. So tubig natin is 1.5 liters yung namin na. So katapos doon, maghantay na tayo ng 5 araw para makaproduce tayo ng mga natural food. So mag-istak na, pwede na po natin siyang gabitin after tubig. So next slide po. So fish packing naman. So ang karaniwan, pag maglalagay na po tayo ng isda sa ating fish pan, itinataon po natin kung kailan na medyo mababa yung temperatura ng panahon. It's either early in the morning o kaya po late in the afternoon. So iniiwasan po natin kasi itinataon natin yung thermal shock o yung bumping. Bigla ang pagbabago ng temperatura ng tubig para sa mga isda. No? So kasi karaniwan, pag bumili tayo ng isda, karaniwan diba nakalagay ito sa plastic yan. So ang ginagawa natin is binababad muna natin sa fish pan. Kahit mga 15 minutes para lang po magpantay ng temperatura yung tubig ko sa fish pan saka yung tubig ko sa loob ng plastic na isda. Para sa aquarium din po, kung sino mga nag-aquarium yun, hindi naman po. Ina-acclimatize muna. So pagkatapos po nun, saka natin siya bubuksan, baka kawalan natin yung isda. So next po. So ito naman po sa fish na tayo. No? So ito po, pag magbibili kayo ng pins, so kaya, tawag yan, gagawa kayo ng pins nyo, so ito yung mga protein requirements ng sa tilapia. Pag 0.5 grams yan, protein level na kailangan niya is 50%. Sa pins po ito, 0.5 grams to 10 grams, 35 to 40% yung protein, 10 grams to 35 grams, 30 to 35% na, 35 grams, 25 to 30, pati yung mga broodstock, 30% yung pong protina sa pigs na dapat na ibang pakain ng isang pina. So next po. Ay, opo, ano po yan ma'am, yung protein content po ng pigs na ibibigay nyo, yung protein na po. Pagkat po, bibili kayo ng pigs, so kaya gagawa kayo ng sarili ng pigs, itingnan nyo po yung kanyang tinatawag na protein content. So next slide po. So ito naman yung ano, para tayo na yung makapagbigay ng pigs. Meron tayong tinatawag na recommended daily feeding rate. Naaayon po yan sa timbang noong isda. So pag ang timbang ng isda is 1 gram, ang papakain natin ay 11% na kanyang average value rate. So pag 2 grams, 9%, 5 grams, 6.5, 10 grams, 5.2%, 15 grams, 4.6, 20 grams, 4.2, 30 grams, 3.6, 60 grams, 3.0, 100 to 175 grams, 2.5% na kanila ang ating pag-uwi. So yan po ang paglabasihan natin. May question po, sir? Oo, kasi nakalagay dito grams, ano? Opo. Our fish. Eh, kailangan ba namin kunin muna yung stock tapos itimbangin? Opo, eh kung may ano po, may nagkatin dyan. Kung may pagkakataon po, opo. Opo. Napagkaano po, pagkakataon po. Kung walang naman po kayo sa mga sample, tapos doon na kayong magbabase, itatayos nyo po yung kanilang timbang, ano. So, meron naman po kayo sample. Ay, po, accept daw si ma'am.
So meron na po tayong sample na konti dyan, ma'am. Pero sir, ayan. So kunyari po, meron tayong isang fish pond na meron naman na 1,000 yung tilapia. Ng average weight niya is 5 grams. So mabalik tayo po sa isang, ano ma'am, sa isang slice. So 5 grams. Hanapin natin siya dito. Diba 6.5? So mabalik po ulit. So ayan. Ay mali yung aking 5.3 nakalagay. So dapat 6.5 dyan, no? So 5.3 nakalagay. So mali yung nasa slide. Kung 5.2 siya, times 1,000, 10 grams times 5.2 times 1,000 equals 520. So mali lang yung ating slide ko. Pero doon po tayo magbabase, no? Yun yung duplication po na nandoon. So basta ang pakain natin, bago po 520 grams, ay tinatanong pa ni ma'am, maghapon po yun, hatiin natin sa dalawa. So kasi papakainin natin sila isa sa umaga, isa sa hapon. So kung 520 yan, kunyari 520, so ito ba, 260. 260 grams sa umaga, 260 grams sa hapon. So next slide po. Ito naman po yung sa mga commercial feeds. May sarili kasi silang, ayan, combination nilang sarili. So pag ang feeds nyo ay primas, binibigay po yan sa 2 grams to 5 grams. Pag fish starter crumble, 5 grams to 30 grams. Yun po yung mga fish po na commercial, ano. Pag fish grower to juvenile na po, 30 grams to 90 grams na po yung pinapakain natin yan. Tapos fish finisher is 90 grams above. So next slide po. So yan naman po yung computation nila. Para hindi na tayo medyo nahirapan, sir. Mag-base na lang tayo sa days o sa edad. Sa edad na lang tayo kumuha. So, pag 1 to 30 days, primash, yung edad po ito ng isda ninyo, ah, pag 1 to 30 days, primash, 10% po ng average body weight nila. So, bilangin nyo lang po yung isda nyo, ay pag-ibang lang kayo ng ilan, so 10% po ng kanilang average body weight ng pakain natin. So 30 to 60 days, fish starter crumble, 8%. 60 to 90 grams, days pala, fish grower juvenile, 6% na kanyang feeding rate. Pagka 90 to 120 days na, fish finisher or tapos 4% na lang ang kanyang feeding rate. So kung matitignan po ninyo itong ating commercial feed, bali, apat na klase po yan. So, ang culture period kasi talaga ng tilapia is 4 months po nila inaalagaan talaga apat na buwan. So, next slide po. So, pointers po sa feeding naman. So, pag nagpapakain po tayo, dapat magpapakain po tayo ng parehas na oras, tapos parehas din na lugar, araw-araw po. Para at least masanay po yung mga isla natin. Halimbawa, nagpapakain kayo ng palagay nyo 7 a.m. sa umaga at saka 5 p.m. sa hapon. Dapat po araw-araw ganun. Tapos kung sa ang side, ito, left side at right side, doon po kayo maghahagis araw-araw. Kasi yung ating mga isda is, para bang natetrain natin, pagka ganun oras, nandun na sila. So madaling na natin silang pakainin. So yung mga isda naman is, yung pagkain natin is hindi nasasayang. So next slide po. So isang malaking problema kasi sa tilapia, pag kukunyo ng tilapia, kaya medyo mababa yung timbang nila is tinatawag natin pulling uncontrolled production saka yung overcrowding. So ang laking epekto nga niyan is competition for food saka space. Diversion of energy from growth to reproduction, kaya medyo mababa yung ating timbang o mababa yung ating kita. So kasi ang tilapia, 3 months old, sexually mature na sila, yung mga ganun pa naman. So, hindi sabi nag-reproduce pa po sila. Grabe madami. So, minsan kulang na yung kids nyo. Kasi may mga anak na po sila. So, ano ba ginagawa natin minsan na remedial measures natin? So, meron po tayong ginagawa naman. So, next slide. So, ayan po. Pwede kayong manual transfer or stock manipulation. Tatanggalin nyo yung mga parents by signing o kaya removal of fry by draining. So mahirap naman dyan kung tatanggalin nyo yung mga naunang inahinga tapos iniwan nyo ng fish pan. O kaya naman i-drain nyo ulit tapos babalik nyo yung mga malalaki. Time consuming, labor intensive, tsaka yung nga energy wasted in production. So next po.
So pwede naman kayo mag-manual texting. So ang gagawin nyo, pag medyo malaki na yung tilapia o yung isda nyo, pag hihiwalay yung babae, tsaka yung lalaki. So currently, one really stock issue, lalaki kasi mabilis daw naman yung lalaki. So yun ang problema, nag-discard nga yung, ano, yung babae. Tapos, pag hindi kayo ganong marunong, siyempre 90% lang yung accuracy nyo. So, hindi yung nutrition siya ng bonde. So, next slide po. Opo. Ay, hindi po nyo ma-identify pa nga ang babae at lalaki. Siguro magatay pa kayo ng 1 to 2 months. Opo. Opo. Opo, opo. Pwede na kayong maghiwalay po. So, pwede naman ito. Pwede kayo maglagay ng mga feather source kung sa inyong mga fish pan. So, maglalagay kayo ng mga fish tibus na mga isda o yung mga kumakain ng mga maliliit na isda sa katubigan. So, pwede yung dalag, pwede rin yung hito. Kaso hindi pa natin alam yung mga stocking combination para sa fish pan yun. So, kaya naman, may tinatawag tayong high density effect. So, yung sa isang area o isang fish pan, kaso karan yung ginagamit ito pag intensive culture, karaniwan sa tank ito ginagamit eh. Yung high density effect. So, ayun nga, can be achieved only in intensive culture. So, siguro mamaya makikita niyo sa tank eh. May mag-election naman po yata. Next slide po. So, kung medyo ayaw nyo naman mag-alaga ng ating dilopicus, meron naman tayong mga ibang tinatawag nating improved strain ng tilapia. So, meron tayong GIMP. Genetically improved farm tilapia, saka yung GNMR. Tapos meron tayong genetically male tilapia, GMT. Tapos yung SRT, sex reverse tilapia. So itong GIMP, genetically improved farm tilapia, saka GNMR. So bali ang nangyari lang dyan, so yung mga ibang strain ng tilapia, pinaghalo lang nila. So ang nangyari is itong mga to, di ba sabi natin kanina, ang sexual maturity ng tilapia is 3 months, ano? So ito mga GIMP tsaka GNMR, yung kanilang sexual maturity medyo na-delay. So imbis na 3 months, naging 4 months pataas na. So ibig sabihin, bago pa sila mag-breed o mag-interbreeding, naani na natin sa nakasya, target natin is 4 months ang culture natin. So medyo yun. Tapos ito naman, GMT, genetically male tilapia, saka SRT, yan yung mga lalaking tilapia. Nakarinig na po ba kayo ng YY tilapia? Di ba? YY. Hindi po, hindi naman po. Kasi sa genetics kasi, meron tayo yung nabi na X ka o Y, di ba po? Sir, nakita ko na yung red tilapia. Ah, red po. Yes. Iba po yung red, ma'am. Iba sa black. Opo. Yung YY tilapia po kasi, kumbaga, nag-breeding tayo using yung medyo technical yung term. Pinag-cross-breed natin, pinag-ano natin yan, pinag-breed natin. Di ba po XX is XY ba? XY is male. Para YY ay female. Ah! XX ang male. Ang female. YY. Y sa YI male. Male ano? So nagtawag lang tayo, kasi sa ano yan, tawag ko sa panic square na yun, isa is yan, sa genetics ko kasi yan. So nagko-cross-feed lang tayo hanggang mga produce tayo nung tinatawag natin apat na Y na malaki. So YYY tilapia tawag namin yung YY tilapia, which is super male. Medyo scientific ng konti po yung base natin doon. Nakaproduce po tayo ng mga lalaking tilapia. Puro lalaki lang po yun. By ano lang po, by cross-breeding lang. So wala tayong magbigay ng mga ginagamit na tawag dito, mga gamot, no? Ito naman po, kakaiba naman sa SRT naman, yung sex reverse tilapia. So yan lang po, pinasakainan natin ng hormones na tinatawag para maging lalaki sila lahat. So ang ginagawa natin, yung mga isang linggo pa lang na prime, pinapakainan natin yung hormone, hinahalo natin sa pH. Yung 17 alpha methyl testosterone. Hinahalo po natin yung sa pigs. Kakainin nila yan for a month para maging lalaki po nila lahat. Hindi naman po.
Kasi po baga nga nung edad niya. Kumbaga, undefined pa yung sex nila eh. Diba? Opo, so ginagawa natin, ginagawa na natin sa lalaki, so SRT. Opo, so nagiging lalaki po si lalaki. So yan po yung SRT, saka yung DMT. So pwede niyo pong alagaan yan. Lahat po yan, ngayon lang lahat. So ibig sabihin, hindi sila mag-reproduce. So as is, ganun lang sila alaga. Lalaki lang po sila. So hindi masasayang yung energy na dahil hindi sila mag-reproduce. So yun po ha. So next slide. So ito rin, babantayan natin isang mahalagang aspeto ng pag nag-aalaga kayo sa kispan is yung water quality ng tubig. So yung una, makita na naman natin yung fish. So yung water quality naman tayo. So water ka is important during nursery rain. So dapat yung water quality is babantayan natin po. So next slide po. So dalawa lang naman yan sa water quality, yung physical aspect tsaka yung chemical aspect, ano? So parehas din po yan sa pag-aalaga din ng dito, ano? Tsaka ng tilapia. So ano ba yung mga physical aspect ng water quality? So unang-una yung temperature lang, yung temperature. Critical nga yan during the stocking, pero ang ating desirable range is 25 to 35 degrees Celsius. So ang epekto niyan, pag lalong mainit o kaya sobra naman gabi, abnormal metabolism, babagal din po yung paglaki, stress, may stress ng isda, hanggang sa maging cause ng sickness o kaya mamatay po sila. So yan na nga, yung poor response sa supplemental feeds, yung FCR po nila medyo mababa. So ano po ginagawa natin pag medyo sobrang taas o kaya sobrang baba ng temperature, so mag-install tayo ng air force. Ayun pang parang pang pabula po ng tubig. Para yung ating tubig medyo yung kanyang temperature medyo magano, mag-stable. O kaya magpapasok po tayo ng tubig o yung water refreshing na tinatawag nyo. So next slide po. So isa pa po sa physical aspect ng water quality is yung turbidity. So ang turbidity naman ay yung linaw o yung labo ng tubig lang naman. So ang ibig sabihin lang naman yan, pag malinaw yung tubig nyo, malinis yung tubig nyo, although wala naman siyang natural food. So pagka masyado naman malabo o madumi, ibig sabihin marami ng solids doon, o kaya naman masyado ng maraming plankton. So ano ba rin hindi natin dyan? So ang suitable range pala is 25 to 35 centimeters. Pagka gumagamit kayo ng sekidis. So tinitingnan na po natin yung linaw o yung labo ng tubig. So karan yung ginagamit natin pag walang sekidis, yung palm visibility test, yung ating sekidis nga tawag nila. So tinitingnan po natin yung tubig, lulubog natin sa tubig yung ating palan. O pwede pa ganyan, pwede pa ganito. Pagka nandito yung tubig, medyo okay po po yan. Kita niyo pa yung dulong daliri nyo. Okay pa. Pagka dito naman, sobrang linaw na po yan. So ang indication lang naman po pagka malinaw yung tubig natin, pagka nag-fish pan kayo is konti po yung natural food. No? Pag sobrang labo naman, sabaw dito, hindi na makita, ibig sabihin, marumi na po yung tubig nyo. Opo, magpapalit lang naman kayo ng tubig po. No? Papasok kayo siguro 25 to 40%, hindi naman total drain. Papalitan nyo lang po. So yun lang po having remedial measures. Yan. So next slide po. Yun nga, ang remedial measures natin, babaan yung fertilizer, water freshening, ayan, growth at organic seed, kasi nga walang natural food, at organic fertilizer pagka turbidity. So next po ma. Ayan na pala yung ating ano, pag-test ano. Kaya gumagamit tayo ng seconds. Yung parang bilog na, ayun. O kaya yung pag-visibility test pag wala po kayo seconds. Next po. So yung sa chemical naman, sa chemical aspect ng water quality management, so dalawa lang yung lagay natin. Yung dissolved oxygen, DO. So yung dissolved oxygen kasi, mga tilapia o mga isda, humihinga nga sila sa ilalim ng tubig, pero ang kinukonsyon pa rin po nila is yung oxygen. So meron lang po silang, tawag natin din, part na kanilang organ, o yung organ nila, kasala po doon, yung kanilang hasa.
So pagka ang next slide po, hindi ko na namin. So ayan po yung ating tinignan. Sa DO kaso, itong DO o itong dissolved oxygen, kailangan na po natin ng gamit o ng aparatus eh, para masukat siya. Pero ang dapat po, desirable range natin, kung meron tayong pangsukat is 5 ppm or 5 ppl or milligram per liter. Dapat nasa 5 parts per million o kaya 5 parts per liter. So ayan po. Pag mababa kasi yan, yun nga, maaaring mamatay ang inyong mga isda. So ang ginagawa naman natin pag pan-gave kayo is naglalagay kayo ng mga aerator. Pero sa fish pan, dito naman mahalaga yung ginagampanan ng mga plankton, no? Lalo na yung phytoplankton. Kasi nga yung phytoplankton is plant-like animals. Plant-like sila na plankton. So ibig sabihin, kinukonsume nila yung carbon dioxide, nagre-release sila ng oxygen. So, pag nagre-release sila ng oxygen sa tubig, maganda yung magiging result ng tubig. So, kaya maganda po yung tayo nagpa-pantret. Pantreparation pa rin po tayo na sa kanya. So, next slide po. So, yung pH naman, yung pH. Yun nga yung pag-measure natin sa kung siya ba ay acidic or base. No, yun. Pero kung naglagay naman tayo ng apog, hindi naman natin siya magiging problema. So ito lang naman po yung dapat natin makita kung meron tayong aparatos na gagamitin. So ang desirable range natin is dapat 6.5 hanggang 9. So pagka bumaba yan, acidic masyado. Pagka tumaas naman is alkaline or base masyado. So yan lang po, titignan nyo kung meron kayong gagamitin na aparatos. So next po, so pagka mataas po, so yan pa rin, add fresh water, tsaka reduce fertilizer. So next. So paano natin ngayon mag-prevent yung fish kill due to water quality? So ang mahalaga ito, parati siyempre, visual survey yung ating pagsignan po natin yung tubig. So pagka minsan, masyadong green yung tubig nyo, tapos biglang nag-iba yung kulay, bigla siya naging green, nagkakaroon na po ng die-off. So, ibig sabihin kasi noon, yung mga plankton niya, di ba plankton, marami. Marami kayong plankton kasi sobra yung pagkain mo. Eh, konti lang yung isda niya. Yung ibang plankton kasi minsan, namamatay. So, pag sila namatay, sinakap po siya buti ka ng kapag niya. Nagagubig. So, kaya rin yung kulay gray, di ba green? Tapos biglang naging gray. Ibig sabihin, namamatay na kayo yung mga plankton mo. So kaya naman, may mga iskang o parang may mga lumot kung sa ibabaw na yung fish pan. Ito na po yan. Tapos pag nakikita nyo, yung isda po nito parang yung naging higalo, no? Nagagastos po yun. So ibig sabihin, mababa talaga yung diyo mo. So ang remedial measures natin, parati natin yung remedial measure, is nagpapalit tayo ng fresh water. Nagpapasok po tayo ng malinis na tubig. Isang condition talaga na medyo severe na, ginagawa natin talaga, huwag na natin yung ating mga isang. Kapag meron po ba kapag meron mga meron, kailangan ba talaga yung tinisip na yung pahay? Pagkano po, sir? Halimbawa, meron mga meron sa isa na hiling nga sa taas. Opo, pagkapasok lang naman po tayo ng fresh water. Pero minsan po, huwag kayong, opo, natural naman po minsan yan, lalo na po pang umaga. Kasi sa gabi, di ba wala naman sunlight. So hindi na replenish yung DO, dissolved oxygen sa tubig. So minsan karaniwan sa umaga, makikita nyo medyo sinisingap yan. Pero hindi naman po delikado yan. Pagka umaraw na po, medyo tumaas na sikat ng araw, nare-replenish na po yung ating DO o dissolved oxygen sa tubig. So ganun lang po nangyayari. Pero pagka mataas na ang sikat ng araw, ganun pa rin. So, meron na po siguro kayo problema. Anong problema ng isda na yung nawawala sa dito, nawawala sila ng mga ano, parang may mga kugat. Anong problema na lang sa isda? Anong problema? Anong problema? Kaya po dyan. Kaya kasi, ganun yung nangyayari sa mga pupunta sa iba ako, mga isda na may kagatan.
sugat-sugat po. Nagkakagatan po sila. Sabihin, ano, nakukulangan sila sa pagkain. I-detrain nyo po talaga yung sir, lilipat nyo na sila ng lugar. Pwede nyo po sila lagyan ng asin. Pero hindi nyo po sila iluluto. Ha? Sa training nyo, ano lang yan, para salt bar. O kaya naman yung pan po kung lalagyan nyo. Naglagay lang kayo kahit mga... Kahit mga... Bali sa isang pan po, 2 kilo kasi. Gano'ng karami? 10 parts siguro. Yung nagpipipin pesos po. Kunting asin po, lagyan yung rock salt po, wag yung Pilipino. Kaya salt box. Gano'ng karami? Isang pan po. Kasi po, na ano na po yun, may baka yun na ano. Opo, yung sa dawasa po kasi is ano po yan, may glory. Kung isa pong dahilan yan, maaari. So, kasi ang dito ay wala po silang kaliskis, so wala po silang panlaban sa... Wala po silang protection sa balat nila. Meron silang tinatawag natin yung kanilang slime po. Kaso kung matapang po yung glory, isa po yung talaga ako. Sa pong dahilan yan, kaya sinasugatan sila. So, yun po. Opo, dapat po yung glory muna, pakingawin muna. Opo, pwede na po. Kahit po isang mag-aaral araw po, sinuna po yun. Pwede po yung dami po. Kung ilagay ito lang naman dali kayo, i-bubbler. Opo, yung tapos na isang sisingaw. Kasi yung glory, ilagay lang pag-isip. Kung gusto niyong lumabas siya, ayaan mo lang siya. Pero kung ginalaw mo yung tubig, mas mabilis siya. Declorinator. Si Shopee mura lang yan. Total concrete na naman tayo eh. Pero kung isang Italian pan, ay mahal yun. Mahal yun. Ikaw na tumalon daw, sabi di ba, maglaki-laki na doon. Meron talaga yun, sir, machine. Nakuikot-ikot doon. Okay. Yan sila pali rin po siguro, sir. Nakakatulong. Kasi nakita namin yan sa meron machine. Doon sa filter, nakakatulong din ba sa... Filter po naman, sir. Maglagay kayo ng filtration system niyo doon. Opo, pwede po yun. Maglagay kayo ng filtration system. Kaso medyo costly lang na konti po yun. Pero nakifilter po yun yung mga dulo. Opo, pwede naman yun. Kung gagamit kayo ng dalawang nawasa, palagi kayong may nalagyan. Mayroon ka nakahanan. Kaya yung nalagyan yung clone. Doon kami nalaman sa drama. So yung mga binibenta sa factory na IDs lang, na square tank, 100,000. Apo, bukod sa pagiging videographer? Sa tagapayatan po ako, sa may dress po. Ay, sige po. Nag-welcome drink po talaga ako ng visit sa bahay. 0993-488-27. 73. Pag nag-swimming kayo, kaamoy niyo ako. Dalawang klase po yung isba ko doon. Meron akong ornamental at saka meron akong urban fish. Gracias dito, saka yung pa-apple. Apple po. Apple. Apple. Chua. Sabi sa akin na gano'n, sir, na bawal yung gano'n na paglagay mo, ilalagay mo rin ulit. Hindi pala. Para malagay sa drum o malagay sa isang bukay na may lona para nag-iimba kayo ng tubig. Ngayon kasi ayaw mo ang asus. Ano ba yung lagyan ng isang bukis mo? Kaya yung lagyan ng isang bukis mo?
Dito po yun. Ingat rin kayo. Kasi may tinatawag na acid rain. Dahil malakas ang carbon sa ulan, pag ang unang bagsak doon, nandun yung mga impurities. Yung mga impurities na yan, natural, babagsak yan. Kaya kung kukunin mo, isasalot mo, yung taas lang. Hindi mo talaga nagagawin yung 100%. Yung taas lang, kasi lahat ng lata. Bakit mo alam? Kasi aquarium yung harvest na ito. So yung mga nag-aquarium dito, may mga dati nilalang, ganun din mga large sea. Malaki. 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 So, sir, so next slide po tayo, mag-usapos si Dari Nuro. So, yun po yung una natin topic. Nandito may aircon sa bahay. Subukan nyo, lagyan ng hose, yung labas ng aircon nyo. Isang, meron akong isang drum ng, ano, yung sa bakery. Mga 100 liters siguro yun. Mga isa, dalawang araw lang, may tubig na. Neutral pa yun. Hindi siya hard water. Pwede din natin na refine na sana. Kaya pwede na ito. Kasi condensation, tubig. Kasi meron siya kung natural na gumawa. Walang bayad yun. So, depende sa kayo nakatira. Nakatira kayo sa isang compound. Dapat mapangalan yun. Tapos may last po ako, yung mga nag-urban farming dito. Meron tayong program in partnership with the fire department. Yung mga urban farms natin, pandemic problema. Basta maglagay kayo ng lalagyan, yung fire department, magdadala ng tubig for food security. Pag organisado yung grupo ninyo at marami kayong isda, pwede tayong sumulat as a group in partnership with the fire department. Okay. The fire department will supply you and your group water on a regular basis. Anong reason? Because we all commit to food security. But you have to be organized. Ayaw nila yung isa-isang nagre-request. Dapat grupo kayo kasi ang darating dyan, isang fire truck. Alam ka naman special ito. Sir, may bayan. Sabi ma'am, kung partner kayo at ang usapan ay walang bayan. Sir, nag-request ko ako sa party namin last time sa Mihay Kagawal. Sa ano po na fire department. May 5-1-5 kasi individual ko lang po na yung request. Kasi wala pa kayong MOA. Kung may, kung individual lang request mo, may bayad yun, may gastos yun eh. May gasolina, may gano'n. Driver. Baka mayroon silang patakaran na yung overhead, kailangan mawin nila. Diba? Pero kung may partnership kayo, at makukuha yung partnership kung may MOA kayo, kailangan pa natin asikasuhin nila. Sinasabi ko na sa inyo, nagawa na namin sa gardening yun. Ma'am, yes or no? It can happen. So, anong ginagawa mo? Copy yung best practice. Pero, gagayahin nyo, nila kayo sa proseso. May letter of request, may MOA, may organization. That will benefit not an individual, but will benefit me. Community. Hindi natin tayo barangay yan. Nakikinaman tayo lahat kasi nakakapagdayo tayo. Hindi ba nila mo support tayo? Kailangan lang natin takap. Kailangan yan sa panahon. So, maraming solusyon sa problema. Kailangan lang pag-isipan. Pag-isipan. There is strength in unity. So anyway, water, key resources sa agriculture, whether halaman siya. Thank you, sir. So, balik po tayo. So, yung munang speech natin is yung tilapia. So, tuloy na po natin sa catfish, ano?
So yung catfish naman, yung catfish farming kasi sa Pilipinas, private sector po talaga ng simulan yan. So yung catfish nga, can be cultured sa drum, sa tank, o kaya sa mga fish farm. So yung kanyang pagkain, sabi natin na wide range, yung kanyang food sources, ranging from benthic organisms, so yung mga organismo na nasa ilalim ng tubig, katulad din ng mga worms, yung mga agad bulate, mga insekto, artificial feed, decaying organic matter, o kaya yung mga stimulant food. So yung pwedeng kainin ng hito yan. So yung hito, can be stuck at a higher stocking density. Tapos yung hito naman, they can withstand to dissolve oxygen and hypervivity. Kasi nga yung kanilang mode of breathing is dalawa. Pwede silang huminga sa tubig, pwede rin silang huminga sa atin, o sa taas. O next slide po. So, taxonomic classification din po ng catfish. So, itong catfish na to is Clarias garifinus. So, yan po ay yung tinatawag nating African catfish. So, next slide po. So, sa Pilipinas kasi, next slide po ba? Ayan. So, ito po yung sura ng catfish. Ano? So, lahat naman tayo nakakita na rin po ng hito o yung catfish. So, low cylindrical yung kanyang body o yung kanyang katawan, dito haba. Naked skin, wala nga po siyang kaliskin. Meron siyang dalawang pares ng barbell. Ay parang pinaka-bigote niya. Okay, pero itong bigote na to, hindi naman nag-serve pampapogi lang. Ano. May ano yan, may purpose po, puso. So, kasi ang mga catfish, sila po yung tinatawag natin na carnivorous. Tapos active pa sila sa gabi. So sa gabi, doon sila nag-hunt ng kanilang pagkain. Kaya isa pang bagay na mapapansin nyo sa hito is medyo maliit. Nocturnal po sila, sir. So, nocturnal yung term natin. So, yung tinakya is diurnal. Sila naman is medyo active sila sa gabi. Nocturnal po sila. So, yung kanilang whiskers, so yung kanilang bigote, nagsiserve as parang patatawag natin ESP. O yung matalas kasi yung pakiramdam niya. So, nakakaramdam niya ng prey o yung pagkain sa tubig. Yung mga sumaligid niya, tsaka taste receptors din yan, nakakatagap ng lasa sa tubig, sa paligid ng hangin. So kaya kung makapansin niya nga yung hito, medyo maliit yung mata niya. So hindi natin kailangan ng malaking mata kasi nga active siya sa gabi. So yung kanyang bibig din is broad terminal mouth, medyo malaki, natukunan ng kanyang mukha. Kanyang tail ay rounded tail, at meron siyang soft right fish, yung tinatawag natin tibok. Meron po siyang tibo. So ito pong species natin na ito is African catfish o yung Claria sa Marikino. So let's try po. So meron po kasi tayong tatlo. Pero meron pang malamang na iba. Pumasok na klase ng catfish sa Pilipinas. So itong tatlo na ito ang medyo common. Yung Claria sa Marikino po kasi African catfish. Yung produce lang din po yung Pilipinas. Meron po tayong native. Ang native catfish natin itong Clarias macrocephalus. Tapos itong isa naman, kinagdidipatingan pa kung native pa o introduced itong Clarias catrapus. So meron tayong tatlong klase. Tilapia ng catfish. So malamang kung nag-aalaga po kayo ng catfish o ng hito is ang inaalagaan niyo po yung African catfish. So, it is yung Clarias garifinus. So ito naman para po ma-identify naman natin kung anong klase ng hito. Baka may native na pala inaalagaan nyo. So, ina-identify po natin sila yung pag-identify ng klase ng hito doon sa kanilang tinatawag na occipital process. So, yung parang pinaka-cortex na may buho. Kung makikita po ninyo yung ating picture, kung Clarias garifinus o kaya yung tinatawag natin African catfish, parang palyaterian lang, no? Tapos naman yung ating Clarias sa macrocephalus, native na catfish natin, parang pa-curve lang na gano'n. Tapos yung ating Clarias batrapus, tawag nila Thailand cat. Parang po wave na konti. So, dyan po yung ma-identify. Ang isa pang ma-identify yung ano nila is yung kanilang tipo, yung kanilang supreme so kaya tawag yung tipo nila. So, yung African cat is medyo blunt. O hindi ganong matalib. Maaring masugatan kayo, pero hindi siya, parang hindi kayo lalag natin, no? Dito sa dalawang species na to, itong Clarias macrocephalus at batrapus, pagka natibo kayo niyan, lalo na itong batrapus, medyo lalaglakin na po kayo namin. So, yun po, isa pang pag-identify.
Sa river po, ayan ano, makasepalus blue at saka walang kung ano, batrapus. Karamihan po, pang ano nila eh, pang, kasi sila ay tinatawag natin yun. Migratory fish po sila. Ginagamit din po nila yan pang parang appendages na rin po nila pang lakad, pang ano, kasama nyo yung buwan. At saka isa pa pang depensa nga rin po. So yan po, next slide. So ang requirements naman natin, pag mag-grow culture kayo ng dito, at least 50 square meter. Ang inyong area. Dapat compact type siya, no? Medyo silyado masyado kasi nga ano siya, migratory at saka isa pa, bumabaon din po siya sa putik. Ano? Kasi hindi po, kung pwede naman kayong magbawas, meron kayong medyo maliit na area. So, yung soil, same as yung sinabi natin kanina, dapat nakakahold ng tubig. Tapos yung water supply natin, dapat meron tayong pagkukunan ng maliit na tubig, saka yung kanyang availability dapat sa buong kultur kinin natin meron tayong tubig. So next slide. So yung tubig natin is 1 meter yung lalim. Kasi mula pwede po mababaw pero pag tumatagal pwede naman natin taasan ng 1 meter na. So dapat na ating area is hindi binabaha kasi nga may gratory o lumilipat ng lugar yung mga catfish, so dapat hindi siya binabaha. So, next slide po. So, yung growth pan management. So, na-discuss na po natin kanina yan, yung ano sa growth. So, next po. So, next pa rin po, para sige rin sa kanina. So, yung stacking naman, so, yung stacking natin. So, sa stacking natin, intensive culture natin is 8 pieces po per square meter sa fish pond. Although sa internet nga, marami kayo nakikita, umaabot ng mga 100 per square meter. So nag-discuss na tayo doon sa ating tinatawag natin yung nasubukan na natin. Kasi kahit ako may doubt ako doon sa internet na pinapakita nila eh. Sa isang square meter, umaabot nila ng 100 to 200 pieces per square meter. Gano'n po ba kalaki yung isang metro kwadrato? Diba ganyan lang? Umaabot po kayo ng 200 doon, 100 doon. So hanggang hindi po nakikita na tawag dito, na nakapagpalaki sila ng sa ganung kaliit na area, hindi ko po magsasama sa lecture ko yun. So ito po nag-level tayo sa actual experience natin. So 20 pieces per square meter ang ating stacking density. 5 to 6 centimeters yung laki. Pero pagka mag-culture kayo sa task, siguro mali-discuss naman yung sino po mag-lecture mamaya, dapat medyo mas malaki pa po. Almost siguro 4 inch to 5 inch dapat po tayo magsisimula pag magka-tank base kayo. Opo. So, ganun pa rin po, 20 minutes per square meter, intensive culture. Tayong stacking natin, parang din po early to call nyo kaya yung adjusting. So, next slide. So, ayan nga po, yung catfish, feeding habits nila. Carnivorous po sila during early stage, pero nagiging omnivore. So, yung omnivore nga po, kumakain ng plant-based at yung meat-based na pagkain. So, pwede naman po tayo magpakain ito. Composition ng kanilang food can be 90% trash fish. Yung mga trash fish po, yung mga sa palengke, di ba, yung mga durog-durog na isla doon, pwede po natin ipakain sa mga meat-based. So, ang suggestion lang natin is, huwag po natin sila ibigay as raw. Yung bang galing sa palengke, iahagis na lang natin. So, hindi po, medyo naano po natin isa, napakuluan muna natin lutuin po. Tutuin muna natin sila. Pwede pong lagyan natin. Baka magreklamo sila, walang last eh. Ipatagyan mo po. Alam kayo po, basta po pakuluan muna natin. Ano? Kasi meron kami na ito dati sa pampanda yung nag-practice nila. At yung ano, alam ko, napasara nga ng department yun kasi meron siyang hituan sa Apangasius pero yung may manuhan kasi sila. So, ginagawa nila is pag kayo namatay yung manok, direct po habis na dun sa alam ko, medyo napuntahan. Napuntahan ko rin yung lugar na yun eh. Parang kapag sabihin naman yata, hindi naman napasara. Medyo kasi yung practice nila medyo mag-ituloy. So, ang suggestion natin is dapat pakuluan muna. Kung pwede, i-grind. Kung may grinder na lang, pwede i-grind. O, yung parang durugin.
Ang saka nila direkta eh. Nakikita niya doon sa pistan nila pag pumunta kayo. Nandun yung paanang malong na nasa ibaro yung nakabalagay nyo nyo. So iba rin po yung smell pati yung amoy. So, ganun po. So pwede rin po kayo magpakain ito. Ito nga ang mga maagot. Yung mga slaughterhouse by product. Chicken and trails. Yun nga po basta inuluto lang natin. Ano. Pwede rin naman po itong ano, yung mga buwan broken rice, yung mga durog-durog na bigas, panguluan. Lalagyan din po na konti na mga vegetables, yung mga durog-durog na, yung mga trimmings. Pwede rin po yun. Pwede naman po yan kahit maliit sila, basta tawag yung dudurugin nyo muna po sila. Kumbaga para kasya doon sa bibigilan. Para po maliit sila. So, yung iba nga po ginagawa, lalo na pag may fish pan, naglalagay sila ng ilaw ba? Ilaw sa pagkis. Kasi natin ba nabanggit natin, ano sila external, na medyo active sila sa gabi. Di ba minsan may mga insekto sa paligid, minsan nauhulog sa tubig. Kinakain po nila yun, yung mga ganun. Kaya yung mga maliliit na organismo na mapupunta rin sa tubig, kasi nga medyo may ilaw, kakainin po yung mga dito yun. So, pan-based po tayo, baka nililito kayo ng fish pan po yan, fish pan. Next po. Ah, sige po. Apo, meron po naman po tayo. Ay, nasa hingin na po yun. Sinip yung bangin. Ay, sinip yung bangin. Ay, sinip yung naman. Hindi naman po. Pero meron din naman po tayong konti po kasi hindi po nyo lang sa ito. Harap po ako din. So ito naman tayo dito. Yun nga, ang pangain natin. So medyo dito 2 times a day na. So pag nag 2 times a day ngayon, ang pangain mo naman din. Dapat isa sa umaga, at saka isa sa medyo nabibig na po. Kasi nga po, di ba, sabi nga natin medyo ano sila pagkagabi. So isa sa umaga, tapos isa sa gabi na po yung kapilod natin sa tayo. So, next slide na po, ma'am. So, meron din po tayong common computation din na pulitin natin po. Lalo na po kung mag-pilis kayo. Kaya po tayo nagko-computation kasi nga po sa pilis, ma'am. Kasi pilis, mahal. So, kaya nga po sa atin naman, pagka yung mga natin kinilalaan sa tabi-tabi, kahit hindi na tayo mag-pilis. So, pag mag-pilis kayo, ayan po. So, fish weight natin, ayan, 1 to 10, 8%, 25 to 6%, 25 to 50 grams, 4%, 50 to 100 grams, 3%, 100 to 100 grams, 2.5, 300 pataas, 2.2 grams. So, ganyan din po pagkakasin, next slide po. Pares na rin po ng pagkakasin na, yung pagkakasin na sa tilapia kanina, yung fish weight po. So, ang daily preparation natin, ang formula is average weight, times feeding rate percentage times total size. Ganyan po tayo including. So next po. So yung water quality. So parehas kami po ng kanina. So nadagdag lang dyan yung malibibusin po. So pag nalalaga kasi kayo sa fish pond, minsan medyo malilit po yung nalalagay natin. No? So minsan nauubo sila nagkakainan. So ang ginagawa natin is naglalagay tayo ng mga shelter nila. So yung mga, kahit yung mga siit-siit, para at least hindi po sila pagkainan. So fish pan po ito ah, lalo na po pag medyo maliit po yung nilalagyan nyo dito. So next po. So yung culture period naman natin medyo mababa, 2.5 to 3.5 na. So, pero depende po yan, hindi pa natin na-evaluate yan. Kung gano'ng alaki yung
ilalagay niyo muna tapos sa yung pagsisimulan niyo na ano, pagka mga 3 to 4 inches na po, 2.5 months pataas lang po doon. Pag medyo magpalit pa po doon, abot po kayo ng mga 4 months. So, ayan. Ito na lang po yung lecture natin sa fanbase natin na kulyong ng tilapia at saka tactics. So, doon po. Kung may ganito naman po, para kung natin po yung tilapia naman. Report ko yan! Ganda! Okay, so yun po. So palapang po natin ulit siyempre, si Sir. So tatawagin na po natin, okay, para tuloy po ngayon po tayo, no? Tawagin na po natin si Sir Errol, si Paul po. Okay. Hello po, magandang umaga po sa akin. So, bali, ang topic ko po ngayon is yung pong aquaponics. So, yung pong aquaponics, yung po isang produkto ng urban aquaculture. So, isa po yung technology na ginagamit dito sa mga urban areas para sa mga pag-alaga ng isa. So, next slide po. So, for my presentation, ito po yung mga topic or yung outline ko na aking presentation. Una po, tatalakayin natin yung brief history ng aquaponics. Saan nga ba nagsimula itong aquaponics? Then, basic concept of aquaponics. Then, type of aquaponics. So, ano ba yung klase ng ating venue setup ng aquaponics? Things to consider in aquaponics, ano-ano ba yung mga dapat natin isalang-alang o tandaan pagka tayo ay magtatayo ng isang aquaponics sa ating lugar. Then, common plants and species, ano-ano ba yung mga pwede na alagaan sa isang aquaponics system. Management of aquaponics. Tapos, i-discuss ko yung pakita ko yung isin niya, yung aming model, yung footprint plan ba sa aquaponics model, at saka po yung kanyang cost and veterinary. So, next po. So, para po sa history ng ating aquaponics, saan ba nagsimula ang aquaponics? So, ang aquaponics po ay sinasabing nagsimula noong 1,000 years pa. Pero hindi po aquaponics ang tawag noon dahil ang sabi po ng mga researchers o mga historian, ang aquaponics po kasi ay nakita na pareho yung sistema ng ginagawa ng mga Aztec Indians. So yung mga isang tribe, yung Aztec Indians, isang tribe siya na ang kanila pamumuhay ay nasa tabing river or tabing ilog na kung saan gumagawa sila ng mga floating rock at doon sila nagtatanim kasama ng isda na inalagaan nila. So doon nakita yung pinagsimula ng technology ng aquaponics. Pero ang aquaponics po ay nilipin po nila na the circulating aquaculture research community, so sa US Institute noong 1970s. So sila po yung unang nag-research, nag-research. Sila po yung mga gumawa ng mga unang mga researchers o pagsasaliksik tungkol sa aquaponics. Then isa nga po sa nakilala sa aquaponics natin is yung po si James Miracosti from Virgin Island, USA. So siya po yung isa sa may pinakamaraming pinalang researchers about this aquaponics. Sa dito yung sinasabi father of aquaponics sa USA. So ano ba yung aquaponics? So ang aquaponics po is the combination of the world's aquaculture and hydroponics. So pinagsama yung salitang aquaculture and the hydroponics. Alam naman po natin kanina, sinabi namin sa OED yung aquaculture, ito yung pag-aalaga ng isda. Then, hydroponics, ito naman po yung technology ng pag-aalaga ng halaman, nutrients, and water. So, kadalasan wala po itong lupa, ginagamitan lang po ito ng tubig na mayaman sa lupa. So, ang aquaponics po is the system of growing fish and plants together in one integrated system. So, sinasabi na ang aquaponics po pag-aalaga ng isda at halaman sa isang sistema.
So, ano na yung isang tema? So, next po. Yan. Ito po yung system na nangyayari sa ating aquaponics. So, as in, biodiversity, it is plant and fish. So, nagkakaroon po ng benefits yung isda sa halaman at yung isda, at yung halaman sa isda. So, paano po nangyayari yun? So, next slide po. Yan. Ito po yung process o ito po yung nangyayari sa ating isang aquaponics system. So, una po, meron po tayong isda na inalagay sa pangkik o sa pipal. Then, meron po tayong halaman na inalagay natin sa mga grover or sa hydroplast. So, yung pong ating isda na nasa pangkik, papakainin po natin siya. Of course, pag pinakain, magdudumi siya. Then, yung pagdumi natin, magiging toxic. So, magiging toxic gases sa loob po ng tubig. Diyan po napasok yung pong third party na tinatawag natin microbes and worms. Meron po kasing dalawang, kung po sa microbes and worms, meron po dalawang uri ng bacteria na nagko-convert po ng mga toxic gases sa tubig para maging nutrients sa halaman. Ito po yung nitrosomonas bacteria at saka po yung nitrobacter. So, yung pong mga anti-intensive at saka pong mga fish peasant o yung mga dumi na isda, yan po yung mamugulok sa tubig, magkakaroon po ng toxic gases na natulad po ng ammonia. Then yung pong ammonia ay i-convert po ng ating mga microbes into nitrite, then into nitrate. So yun naman pong nitrate, yun naman po yung i-convert ng ating halaman. Then pagdating po sa halaman, yung pong halaman magiging biofiltration na po siya, i-absorb po na lahat yung pong mga nitrate. Then pagbalik po sa ating isda, malinis na po yung tubig. So yun po yung cycle. More on nitrogen cycle po ang ating aquaponics. Next slide po. So basic components. So kung tayo yung magtatayo ng isang aquaponics, ito po yung mga karaniwan po natin na isda. So fish tank. So pwede po tayong gumamit dito ng mga plastic drum, pwede talbat, pwede fiberglass, pwede concrete, pwede pan. So yun po yung mga pwede natin gawin sa fish tank. Next po is yung pong drawbed, hydroplast, o ito po yung halagaan po naman ng ating halaman. So sa mamaya, ipapakita ko kayo kung ano yung iba't ibang pwede natin pag-alagaan ng halaman. Then next po is water pump. Of course, dahil na po sa drinking po yung ating system, kinakailangan po natin ng water pump para po sa flow po ng tubig. Filtration system and biofiltration. So, isa po ito sa pinakamahalagang component po ng aquaponics dahil maaari po maapektuhan yung ating alaga, halaman man or isda, sa kapag po nagkaroon po ng problema sa filtration system. Dahil dito po sinasala yung pong mga toxic gases, dito po sinaprocess yung pagiging toxic gases into nutrients. Then, plumbing system, syempre, ito po yung ating flow ng tubig, yung pong padaanan ng ating tubig para pumunta sa halaman at para bumalik sa gas. Irrigation system, yan. So, ina-advise po namin na bukod po sa flow ng tubig, magkaroon po ng additional irrigation system dahil po sa lecture na yung sir na sinasabi, hihinga po ang isda na sa tubig, gamit tingala po, dissolve oxygen sa tubig ang kanilang hihinga. So, kailangan po ng irrigation system sa isang aquaponics system. So, next slide po. Yan. So, types of aquaponics. Meron po kasi tatlong klase ng aquaponics. Ito po yung ating mga pwedeng pagpilih kung anong disenyo o yung gusto natin i-adapt sa aquaponics. First po is yung pong floating raft. So yung pong floating raft, kumakita niyo po yung sa dulo, is na parang nasa styrofoam lang po siya. Nakapalutang po sa isang tangke. Tapos may mga pintas po yung styrofoam, nilalagyan po ng plastic cap. Doon po nakalagay ngayon yung halaman. So ang tawag po dyan is floating raft method. Next po is yung pong nasa taas natin is yung media filtered aquaponics. Yung naman pong media filtered aquaponics is ginagamitan naman po yung mga dragga, pebbles, porous rock, o anumang bato na medyo mag-aspak or yung may
kasi kailangan kami sa media po natin is magastang dahil doon po sa mga butas-butas po ng bato, doon po unang naninirahan yun po mga microbes na tinatawag po yung mga good bacteria. The next po is yung nutrient film technique. Ito naman po yung ginagamit ng mga tube pipe. So yung iba po, tawag po sa nutrient film technique is growing tube. So ginagamitan po ito ng mga PVC pipe. Then doon po mag-flow-flow yung ating tubig na mayaman sa nutrients papunta sa halaman. So, next po. Ayan, meron din ang dalawang klase ng flow ng tubig sa aquaponics. Yung una, yung pong pangalawa is flow through. Pero yung una po is yung pong flood and drain. Kadalasan pong ginagamit ang flood and drain sa mga grow bed aquaponics yung sa may mga pebbles. Ang sistema po nito is yung pong meron lang po tayong level ng tubig na seset. Then, pag pupunin po siya ng tubig, after mo ma-reach yung pong level ng ating tubig, bigla po siya ibabacuum, i-dray-dray. So, patuloy lang po yan, continuous lang po yan ng flow ng tubig. So, ang ginagamit pong device para po magawa natin itong blueprint is yung pong siphon bell. Ito pong picture ng siphon bell. Na may vacuum effect po siya para po i-drain po niya then para makapag-drain po siya ng certain level of water. So, next po. Ayan. So, pumunta naman po tayo sa filled media bed aquaponics o ito po yung grow bed aquaponics. So, sinasabi po rito na pwede po tayo gumamit sa mga plastic drum para po sa aquaponics. So, ito mga po yung simple, ginagamit lang po ito ng mga bato, mga tables, para po sa pag-aalaga ng halaman. So, ano po ba yung kaibahan ng grow bed kumpara po sa dalawa kanina, sa nutrient film technique at saka po sa floating rock. So, dito po sa sistema ito, pwede po tayo mag-alaga dito ng halaman na malalaki ang ugat o yung malalaki ang stem. So, pwede po dito sa aquaponic type na ito, yung pong mga kamatis, kangkong, talong, okra, yan. Yung pong mga medyo malalaki, kaya po nyo. Sa media filled aquaponics, kaya po mag-hold ng mga malalaki ang ugat. So, next po. So, sa floating rock naman po, dito nga po kanina, ginagamitan ng styrofoam, pinalulutak mo lang sa tubig. Ang mga pwede lang pong halaman dito, yung pong mga leafy vegetables, katulad po ng lettuce, petchay, paksoy, mustasa. So, ano man po yung mga leafy vegetables, hindi po masyadong lumalaki. Yung po yung mga pwede natin ilalain po dito sa floating rock. Then, ito po yung time na karaniwang ginagamit sa commercial kapag kahit pang malaki ang yung aquaponics tapos nakatulong po sila sa more on production ng plants kaysa production ng fish. Ito po yung kanilang ginagamit kasi every month or every 30 days na kapag harvest po sila dito ng mga living vegetables. So, next up. Ito naman po yung nutrient film technique. Almost the same lang po nung ating sa protein wrap. Ang mga pwede lang yung po dito is yung mga living vegetables katulad po ng lentils, vegetables. Kasi nga po, naroon lang po sila sa may green type. Doon lang parang yung mga plastic cup. Nakalagay lang po dito sa PVC pipe. Hindi po siya nakapag-hold masyado. Or yung pong mga ugat na malalaki, hindi po mag-expand. Pagka po dito na ilalagay. So, doon living vegetables lang siya. Ang agandahan lang po dito, pwede po sa maliit na lugar. Pwede mo po siyang, for example, pwede kayong maglagay lang sa isang gilid, paliminarin niya lang. Ito po yung ginagamit sa mga urban areas na kung saan ka kong ESS. So, next po. So, things to consider kung tayo po ay tatayong isang aquaponics. So, una po yung production capacity. Ano ba yung ating target na production? Gano'ng kadami? So, kung tayo yung small scale,
kanina nabanggit ko ano ba yung makaraniwang recent sponsors. Ito po yung Global Aquaponics at saka po yung Nutrition Technique. So, ready na siya. Pagdating naman po sa commercial scale, ang pinakamaganda pong setup dito is yung pong floating rack method. Then, determination of location of your setup. So, ang pinakamaganda pong setup, of course, is yung pong nasisinaga ng araw dahil nga po tayo ay may alagang halaman. Ngunit, maganda po yung ang sikat ng araw is nasa umaga lang. Sa hapon, medyo maligo. Para hindi po may stress masyado yung ating po isga. Alalahanin po natin, ang alaga po natin sa aquaponics is dalawa, isang halaman at isa po isga. So, kailangan po mabalance po natin yung temperature ng tubig. Then, materials for construction, syempre, kung ano po yung available.